Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyo lahat. Meron naman tayong reaction video dito kay Rob Drip. At highly recommend places to visit when Melbourne, Australia. Alright, panoorin po natin yan. And no other further ado, kung pupunta kayo ng Australia, isama nyo na ang itinerary, ilang amazing places sa Melbourne kung saan tiyak na mag-enjoy din ang inyong loved one. And no other further ado, please do watch guys. Alright, let's get it on. Alright. Good day mga kasambahay, ngayong umaga, hayaan niyong igala namin kayo sa mga pwedeng pasyalan dito sa Melbourne. At ang first stop natin ay ang isa sa pinakasikat at dinadayo dito sa Fitzroy, Melbourne. Ang Crescentary, ang Moon! At hindi lang dito ang kanilang branch, marami din silang branch all over Melbourne. At isa ito sa pinakamalaki nilang branch, kaya tara, puntahan natin. Tara. Dahil ngayong winter, meron silang special menu. Alam niya kung ano yung special menu nila? Ano? Ang tinatawag nilang escargot with bolognese. Alam mo ibig sabihin ng escargot? Ano yung escargot? Snail! Oo, oh, nag-fetch. Snail daw, snail. Buti na lang ngayon. Alright. Katay at walang masyadong sila kasi normal. Alright, let's go. Copy, corrected by. So, tara, sa'yo na tayo. Okay. So dito, hindi na nag-umagay ng food. Kakamayin mo talaga siya. Iwain mo lang sa kamay. Paano ba i-pronounce yan? Sarap ko ah. I really recommended places to visit when Melbourne. Tawag dito. Ano ba tawag dito? Asa po? Of course. Kasan? Yeah. Yan ang tawag. Ano ba? Special daw. Ito yung special version ng mga pandesal. Yeah, and ang natin ko na mas masarap, ang pandesal ang croissant. And ang special nila dito na talagang bestseller ay itong almond croissant. So titikman natin. Right to yun? Yeah. But we have different flavors of croissant. Ano-ano ba nga ba? Ito, obviously almond. Almond. This lemon curd. Ayan. This is Pinamon. And this is yung special nila this winter. Sabi natin, escargot bolognese. So, define niya escargot. So, medyo savory siya. Hindi siya sweet. Parang nagpasta or pinapasta. Yeah, yeah. Pastry pa rin siya. Pero, yung escargot kasi, in other words, snail. Diba? So, okay. Very interesting. Tikman natin to. And patawi na natin. So, kung kami take away lang for the meeting kasi later on, meron pa tayong pupuntahan. So, kailangan natin. Bilisan. So, try na natin. Yeah, ang ating croissant. Ah, sige. Oh, na, nasarapan ba kayo? Obviously. May take-away. Siyempre, hindi kompleto ah. Pag bisita sa noon, kung walang take-away box. Kung saan na tayo? I think sa city naman tayo pagkatapos. Air for lunch. So, let's go. Ikaw ang tour guide. Yeah, yeah, let's yeah. go. Samahan ko. And our next stop is... Shrine of Remembrance! Ano nga bang meron dito, Pat? Ang Shrine of Remembrance ay isa sa mga tourist spot dito sa Melbourne to honor ang mga Australians na matay ng World War I. Talaga! Historical place. And again, a historical place, World War One. Huwag niyong kalimutang kumuha ng copy ng official guide ng Melbourne and Victoria. Dito niyong makikita ang iba't ibang mga tourist spot dito sa Victoria at kung saan pwedeng kumain. And now, saan na ang ating next stop? Yes, good question. Ang next stop ay moving far away tayo dito sa CBD. Maglalakbay tayo 2 hours and kung saan yan, sundan niyo kami! Mga kasambahay, ito po
po ang surprise namin sa inyo dahil nandito kami ngayon sa Mornington Peninsula! Yes, nature trip naman po tayo ngayon and we've traveled 85 kilometers from Melbourne para makarating dito. At nandito tayo sa tuktok ng Arthur Sea, which is 1,030 feet above sea level. At mamaya, Maksang bahay, after 14 minutes ng aming gondola ride, ay nandito tayo ngayon sa Enchanted Garden! Bakit siya tinawag na Enchanted Garden? Wala naman silang specific, pero sabi nila because you will be amazed with the nature, yung mga, ayan, mga puno nila, yung mga sculpture and all, but everything else, maraming mga adventures dito. Meron silang, yes! Meron din silang tube slide, meron din silang tree surfing, canopy walk, sky scramble. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng sky scramble, kung anong gagawin doon. Parang ice scramble. Oo. Pero ito kasing lugar na to, kids friendly rin siya, di ba? So makikita natin maraming mga bata. So all the activities can be tried by children. Yes, and pwede rin mag-picnic dito. Although meron din silang cafeteria dyan, kung gusto yung mag-cafe. But then you can also gather yung family, tapos meron mag-picnic kayo. So anong excited kayo na activity na dito? Try natin. Try natin yung donut. Kasi? Matong na tayo. Let's go! Let's go! Nandito tayo ngayon sa maze at ang gagawin natin ay paunahan tayong makalabas. At ano ang price? Fish and chips. Tama, gutom na ako. Let's go! Ayan, mates. Sa bahay, it's so tiring but very much worth it. Very exciting and amazing. So, pagpupunta po kayo rito, itry nyo itong Arthur Sea. Yes, super fun, especially pagka may family po kayo, family friendly siya pag may small toddler kayo. And babalikan namin next time yung iba pang mga adventures dito like tree surfing. Yes! Dahil naubos na talaga yung energy namin. At since natapos natin yung maze ng 3.33. Alright guys, napanood po natin ang ating highly recommend places dito sa Melbourne, Australia. And maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Deep. And see us again sa ating reaction video. And please, sa inyo na. Alright?